I have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Dadalihin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos. Sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy na pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Sacrifice your praise. Let your glory fill this place. Let this song be a prayer in our heart. Hallelujah. Let its vessel offer up to you the sacrifice of praise. For you alone are holy. Closer to you, O God, in Jesus' name. God, grant the good requests of our hearts. Lord, meet all our needs, O Lord, in Jesus' name. Father,
you are the director and the programmer of this service, Lord. So, Father, move in your own special way. Holy Spirit, we welcome you in this place, O Jesus. Masunod, Panginoon, kung ano ang nais mo. Let your will be done in our lives this day, O Lord. Hallelujah. Wala na pong gagana, wala na pong kilos, wala na po tayong magsisiyar muna. Tayong lahat ay umuho at pumikit at huwag ho natin kakausapin yung ating mga katabi. Makinig ho tayong mailis sa oras na ito. Sapagkat muli mararanasan natin ang Diyos na buhay sa ating kalagitnaan. Sabihin mo sa Panginoon, galing ito sa kaibuturan ng iyong puso. Panginoong Diyos, nakikinig po ako. Magsalita ka po. Yes, hallelujah. Stay where you are. The Lord will do great and mighty things this day. And say to your God, like the prophet Samuel of old, here I am, Lord, your servant is listening. Hallelujah. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood sa pamagitan ng kanilang DVD player, ng radio, ng television set, sa pamagitan ng cellphone o ng internet. God is not limited by time, distance, and even space. Kung paano ang Diyos ay gumagawa ng dakilang himala rito, ganoon din sa iyong kinakalagyan. Maaring ang iyong pinapakinggan at pinapanood ay isang delayed telecast or delayed program o ito'y recorded. But despite of all these things, God remains the same. God is very much willing to touch you wherever you are right now. So for the very last time, lift our hands to Jesus. For you alone are holy. For you alone are holy. Yes, alone. You alone are holy. Voices, give it up higher for God. Hallelujah. My Jesus, you alone. My Jesus, you alone for the very last time. Raise your voices. Hallelujah. My Jesus. Everybody sing. Hallelujah. And expect great things from God this day. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Bago tayo umupo, sumigaw ng malakas na praise the Lord! At tumangin ng mataas! Praise God. Tayo lahat ay makakaupo sa banyan ng presensya ng Panginoon. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, you are watching and listening right now. The service here in Bacaya o Gimbal YBC of the Kingdom of Jesus Fellowship. Hallelujah. Shall we open our Bible in the book of Isaiah 3:10-11? Tinala ba ninyo yung Biblia ninyo? Nasa Isaiah 3:10-11.
11. Yeah, nakadala ko yung Bible ko. Nandito sa cellphone ko naka-download. Yeah, Isaiah 3:10-11. Yeah, nakita na ninyo. Tell the righteous, it will be well with them. Yeah. For they will enjoy the fruit of their deeds. Woe to the wicked, disaster is upon them. They will be paid back for what their hands have done. Atin pong ulitin. Tell the righteous, it will be well with them. For they will enjoy the fruit of their deeds. Woe to the wicked, disaster is upon them. They will be paid back for what their hands have done. Isaiah 3:10-11. Pakisabi sa mga matutuwid na magiging mainam para sa kanila sapagkat aanihin nila ang bunga ng kanilang pagpapakala. Pakisabi nga po, aanihin ko ang bunga ng aking pagpapakala para kay Lord. Yan. Aba naman sa mga masasama sapagkat kapahamakan ang darating sa kanila. Kung ano ang kanilang ginawa, pagbabayaran nila. Isaiah 3:10-11. Sabihin po natin muli, malakas ha? Aanihin ko. Aanihin ko. Ang bunga ng mapapagal ko. Para kay Lord. Amen. We will enjoy or eat the fruit of our labor for God. Amen po ba? Marami pong natitiis, maraming nagpapakahirap. Many are sacrificing, no? Many are suffering, many are laboring, but not for God. Pero may mga taong nagsasacrifice, nagpapagal, natitiis, ginagawa yun alang-alang kay Lord. Tama po ba? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, sa magandang lalaki lang ang tingin. Huwag mong aalisan ang tingin. Kasi habang dinitingnan mo, lalong gumagandang lalaki. Sabihin mo. Praise the Lord. Tapos sabihin mo sa katabi mo, totoo yun. Ibig sabihin mo, maraming sacrifices, no? That people are doing but not for God. Pero marami namang nagsasakripisyo para kay Lord. Amen. Ano-ano ba yung mga sakripisyo para kay Lord? Di ba? Yung ating mga pagbibigay, di ba? Ng ating mga first fruits. This coming January, we're going to give again our first fruits. The 1 month salary, we will give it to God. Amen. Ano sa mga sagot? Yung ating isang buwang sahod na naman ay ibibigay natin sa Panginoon, that is sacrifice. No? Kapag binigay natin yung isang buwan natin sahod sa Panginoon, ilan ang matitira sa atin? Ilang buwan ba sa loob ng isang taon? How many months in a year? 12. If you will give your 1 month for Jesus, ilang months pa ang matitira sa iyo? Lugi ka ba o hindi? Hindi. Sino ang may-ari ng buhay mo? Sino nagbigay ng trabaho mo? Ng negosyo mo? Ng kalakasan mo? Ngayon, isa lang kay Lord onsi sa'yo. Talo ka ba ron? Hindi. Ikaw, may sabi niya, hindi ako. Then, kapag ikaw ay kumita ng 100, binigay mo kay Lord yung 10 pesos, 90 sa iyo. Talo ka ba ron o hindi? Hindi. Oh, okay. Maliwanag po yun. Giving for God is one of our sacrifices for God. Amen. Prayer and fasting for others. Diba? Ito yung mga sakripisyo natin para sa Panginoon. Tama po ba? If you are praying and fasting for others, yours, that is sacrifice for God. Amen. Yung tayo nag-evangelize. Diba? Nagpa-follow up. Di ba? Tayo ay nag-aasigaso ng mga gamit dito. Everything. Di ba? Ganoon.
Naglilinis tayo. O ano man yung ating mga ginagawa para sa Panginoon. Humahayo tayo, di ba? These are all sacrifices for God. Tama? Sino yung mga nagana na nalangin, nag-aayuno na parang sa iba? Taas nga po ang kamay. Ngayon. Ngayon na naman. Sino naman yung mga humahayo? Sino yung mga nagpa-follow up? Sino yung mga naglilingkod sa Diyos na matayo sa harapan? In the book of Ephesians 4:11 to 16 says, may mga tinatawag na fivefold ministry gifts of God or of the Holy Spirit. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Yan. Kung wala tayo ron, maaaring kasama tayo sa mga deacons and deaconess. Meron bang mga diakono sa ating iglesia? Meron po. These are the ushers. These are the assistants of the pastors. Hindi sila nangangaral, pero sila'y nag-aasikasor yan. These are the deaconess and deacons of the church. Nakikinig po ba tayo? Ayan. Kasabay nito, siyempre, mayroon pang mga praise and worship ministers. Tama po ba? Mga nagtatamburin, mga umaawit. Amin po ba? Kailangan mo sumasagot. So, ibig sabihin, no, lahat tayo, no, kung marami sa atin, most of us, no, are doing sacrifices for God. Amen? Ayan. Tatanungin ng iba, eh bakit di ka nalang mag-attendi? Di ba? Bakit ahayo ka pa? Bakit magpapalag ka pa? Bakit makikipag-prayer meeting ka pa? Bakit mag-i-evangelize ka pa? Di ka nalang mag-attendi. Di ba? Bakit magbibigay ka pa? Ayaw ba na silang magbigay? Di ba? Kaya ba sila? Di ba? Pwede namang hindi ka na nagsasakripisyo eh. You know, I still remember one time, no, isang brother ang lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, sabi niya, pwede ba pag naging Kristiyano ka, hindi ka magtitiis para kay Lord, hindi ka magsasakripisyo para kay Lord, sabi niya. Pwede po ba yun? Pwede ba na tayo ay huwag magsakripisyo para kay Lord pag tayo naging Kristiyano? Pwede ba yun? Hindi po. Now, Philippians 1:29, we are called not only to believe, but to suffer for Him. Even Christ Himself suffered for us. Tama? Paano ba nagtiis si Kristo? Diba? Binuhan niya yung krus. Siya ay pinarusahan na wala naman siya kasalanan. And not only that, He died on the cross at the Calvary. Diba? Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Anong tawag po natin doon? Pagpapasarap? O pagpapakahirap? Pagpapakahirap. So it means we are called not only to believe, Philippians 1:29 says, but also to suffer for Christ. We are suffering not because of our disobedience, we are suffering not because of our unrighteousness or wickedness, but we are suffering for Jesus' sake. Amin po ba? Sa panampakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Praise God. So, mga minamahal, iba't iba ng sakripisyo para sa Panginoon. At meron pa akong good news para sa inyong lahat. Kayo pong mga nananalangin, nag-aayuno para sa iba. You are giving sacrificially, no? Just for to propagate the gospel of Christ. Those who are serving the Lord, no? Cheerfully and gladness. Ibang punong-puno tayo ng mga sakripisyo sa ating mga paglilingkod sa Diyos. I have a good news for you. Ang sabi ng Biblia, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng iyong ginagawa sapagkat meron kang reward sa Panginoon. Amen. Hina naman ang amen ninyo. Amen. Misan, di ba? Misan parang, ayoko naman nalangin, ayoko na mag-ayuno. Nakangayayat na ako eh. Ayoko nang humayo. Naiinitan ako, nalalambigan ako. Nangingitim na ako eh. Mga ganyan. Ayoko nang magkaloob. Napabawasan yung kayumanan ko eh. Di ba, misan, you know, there are, you know, the devil is whispering to us something, no? In order for us to be hindered in doing the will of God. Binubulungan tayo ni Satan, di ba? At tumigil ka na.
ang dami mo ng sakripisyo sa Panginoon. Lumigil ka na. Hayaan mo na lang yung iba riyan. Hindi mo ba nakikita yung marami riyan eh. Hindi naman naglilingkod sa Panginoon ko. Sobrang sa paglilingkod. Di ba? But I have a good news for you, brethren. Tell the righteous, the Bible says in the book of Isaiah 3:10, you will enjoy, you will eat the fruit of your labor. Aanihin mo, kakainin mo ang bunga ng iyong pagpapatay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga. Lalo na yung mga leaders. Alam mo yung mga leaders, sila yung mga nauuna sa church. Eh. Sila rin yung mga nahuhuli. Sa totoo lang. No? Sila yung mga hindi pa kumakain, pero kagaya pag-anniversary sa main church, anong sabi ko kay Pastor Ramanji? Pastor Ramanji, lahat ng galing sa province, asikasuhin mo, pakainin mo sila. Hindi baling maubos ang lahat ng pagkain, hindi kami kumain, basta nakakain silang lahat. Sabi ni Pastor Ramanji, paano naman kayo? Kaya hindi na kayo makakain, walang problema. Ang mahalaga, masaya sila, nakakain sila. Kaya pag may nagpapaalam, Pastor, uwi na kami, tinatawag ko, sandali, kumain muna. Ganoon. So, especially the leaders, you know, we are sacrificing a lot. Talagang sobra talaga ang sakripisyo natin. Amen. No? At kung magaminsan talaga, parang gusto na natin sumuko. Pero sabihin mo sa katabi mo, wag! Sapagkat! May biyaya, may reward si Lord para sa iyo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Kristo. Alam mo, hindi nagbibiro si Lord eh. Isaiah 3:10-11. You know, God's word is infallible. This is the final authority. No, wala itong mali, wala itong kulang. Ito ang pinaka-constitution natin ng ating pamumuhay at paglilingkod, pananampalataya sa Diyos. No, ito yung ating this is the final authority. Ibig sabihin, ito na yung ano, ito na yung pinaka ibig tuwing, wala nang iba pa. So, kaya sabi sa Isaiah 3:10-11, no? Pakisabi sa mga matuwid, no? Yung mga matutuwid na mga nagbagong buhay na. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. No, pakisabi, tell the righteous, no? No? Those who have new life in Christ and those who are sacrificing for Christ, tell the righteous, they will enjoy the fruit of their labor. No, aanihin nila ang bunga ng kanilang pagpapagal. So, ibig sabihin, mga minamahal, kay Jesus, wala tayong talo. Wala tayong talo kay Jesus. Lahat ng ibibigay mo kay Jesus, ibabalik ni Jesus. Amen! No? Lahat ng mga sacrifices mo kay Jesus, no? Everything will be rewarded. Kaya pag nararamdaman mo yung mga panghihina, no? No? If you are willing to give up, no? If you feel of giving up, so don't give up. No? You may take a rest, but don't give up. Huwag tayong susuko, sapagkat may biyaya ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin sa Diyos. Eh, minsan, pag nag-evangelist pa tayo, humahayo pa tayo, di ba, hindi naman lahat tumatanggap sa atin, di ba? Minsan pa nga, inaano pa tayo, they are mocking us, taunting us, no? Yung bang iniinsulto pa nila tayo. But despite of all these things, hindi tayo dapat tumitigil. Amen? Dapat wala sa vocabulary natin ang pagtigil. Amen? Dapat ang nasa vocabulary natin ay, sige ba, Panginoon? More. Amen? Bakit sabi nga, more! Hina naman ang more ninyo. Lakasan niyo, more! For God. Amen. Talakpakan natin sa Diyos. Bakit hindi? Number one, bakit tayo? Why we have to sacrifice for God? Why we have to labor for God? No? Number one, bakit pa tayo dapat magsakripisyo kay Lord? Number one, kasi, no, hindi naman ang mawala ng kabuluhan yan, may reward tayo kay Lord. So, write it down. Lista mo yun. Write it down. May tao pa ho ba rito? Yeah. Kunin mo yung cellphone mo, yung laptop mo, yung iPad mo. Ilista mo ito. No? Yeah.
Pwedeng ilan mo siyang laptop, iPad, iPhone, lahat, everything pwede. Basta wag lang mag-FB. Basta mag-take note ka. Mag-camera ka, mag-video ka. No? Amin po ba? So, ibig sabihin po mga minamahal, every sacrifice is for God, number one, write it down, it will be rewarded. Every sacrifice, every labor for God, it will be rewarded. Bawat sakripisyo, bawat pagtitiis para kay Lord, ang lahat ng iyan ay may kakabit na regalo. Amen. But of course, our labor or sacrifice, or our sacrifices must be based on obedience and in doing the will of God. Siyempre, yung ating mga sakripisyo, nakasandig yan. Dito po. Sa ating pagsunod at sa paggawa sa kalooban ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Write it down, Hosea 6:6, sabi ganoon, hindi kailangan ng Diyos yung mga sakripisyo, hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos yung mga sakripisyo, inaayunan ng ating Panginoon. God desire not sacrifices, no? Just because of sacrifice, but God requires desires our obedience. Bunga ng pagsunod. Amin po ba? Yun. So, yun. Sumusunod tayo sa Panginoon, siyempre. So, ganoon yun. So, kaya naman tayo ay may mga sakripisyo. Amin po ba? Our God is a faithful God. And we can never outgive God. Ang Diyos natin ay matapat na Diyos at hindi pwedeng matapatan o malampasan natin si Lord. Tama po ba? No. Ang totoo lang, yung binibigay, ginagawa natin kay Lord ay binabalik na yan higit pa sa ating inaasahan. Amen. Yeah. Sabihin mo sa katabi mo, huwag matutulog. Yeah. Wala kasing unan ka mo, walang hikaan dito. Yeah. Anong sabi ng Lucas sa 6:38? Give and it shall be given unto you. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Ano man ang binibigay mo para kay Lord, your strength, your time, no? Ano-ano ba yung pwedeng ibigay kay Lord? Hindi lamang di ba pera, di ba? Yung ating oras, yung ating talento, di ba? Yung ating mga, kung anong meron tayo, no, binibigay natin yun sa Panginoong Diyos sa buhay. Sabi nga ng isang matanda, sabi niya, Pastor, sabi niya, matanda na ako, hindi na ako makahayo, no, hindi na rin ako makapag-fasting, hindi na rin ako makapag-follow up, paano pa ba ako makapaglilingkod kay Lord? Yeah. So sabi ni Pastor, number one, patuloy ka pa rin manalangin. Yeah. Nakapaglilingkod ka sa Diyos. Tapos, uubo ka, doon ka uubo sa may malapit sa entrance. Uubo ka lang, huwag kang tumayo kasi matanda ka na eh. Lahat ng dumarating, ngingitian mo. Ilabas mo yung ipin mo kahit na bungi yan. Yeah. Hello, welcome. God bless you. Ganun lang ang gagawin mo. Yeah. God bless you, welcome. Yeah. Pag-uwi na sila, God bless you, ingat kayo, balik kayo muli. Yun lang ang gagawin mo. Alam mo, dumami yung attendee. Kasi bawat dumarating, nararamdaman ng mga attendee, yung bang, welcome sila. At bago sila uuwi, nararamdaman pa rin nila yung pagkikir, pagmamahal sa kanila. Amen. Kaya tao pang uba rito. Kaya, kung gusto niyo magtanong kung paano kayo makapaglilingkod sa Diyos, there are so many ways in order for us to serve God. Amen. Maraming paraan para tayo makapaglilingkod kay Lord. Amen. Ang tanong, kailan tayo maglilingkod kay Lord? Pag nahihit na natin ng lahat ng uri ng sigarilyo? Pag nasinghot na natin ng lahat ng uri ng shabu? Nainom na natin ang lahat ng uri ng alak. Nasinsip na natin ang lahat ng uri ng marijuana. Natikman na natin ang lahat ng uri ng chicks.
o ng cats? Ibig bang sabihin maglilingkod tayo kay Lord kapag natikman na natin ang lahat ng sarap ng mundong ibabaw na ito? Para naalala ko yung pinsan ko. Na born again siya at the age of